Yung sasabihin ni Sal Panelo patungkol dito kay Inday Sara. Si Inday Sara daw po ay malaking kawalan sa gabinete ni Marcos Jr. Totoo naman to. I am pretty sure na kasi malaking kawalan. Si Inday Sara lang po yung nag-iisang cabinet secretary na mataas ang trust rating. Diba? So ibig sabihin, maganda trabaho niya sa kumpara sa ibang mga sekretary ng gobyerno ng na itinalaga ng presidente natin, eh si Inday Sara ang pinaka-approve. At alam nyo ba na si Inday Sara ay dumaan yan sa Commission on Appointment. So yan, nasala ng maigi yan si Inday Sara. I am pretty sure. At the fact nga na siya yung nangunguna sa lahat ng mga cabinet secretaries in terms of yung galing sa pagtatrabaho, malaking kawalan talaga yan kay Presidente BBM. Kaya nga sana ay tayo'y makahanap ng magandang Department of Education Secretary. Sana yung hindi na pupolitikahin, sana bigyan nila ng maayos-ayos na budget para naman sa mga kabataan natin. Kaya mga kabataan natin ang bubobo na. Oo, dahil hindi na natin naaasikaso. Kaya ito, pakinggan natin ang sasabihin ni Sal Panelo. Wala nang atrasan pa ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang Deputy Secretary at ito raw ay isang napakalaking kawalan sa Administrasyong Marcos Jr. ayon kay Attorney Salvador Panelo. Kung bakit, alamin natin sa report ni Sara Santos. I sought an audience with the President and tendered my resignation as a Secretary of Education. Isang malaking dagok at kawalan sa Administrasyong Marcos Jr. ang pagkawala at pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Iyan ang sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa naging pasabog ng pangalawang pangulo nitong Miyerkules, 19 ng Hunyo. Bakit kawalan? Dati nang sinabi ni Attorney Panelo na si VP Sara ay isa sa mangilang-ilang performing cabinet members ng Marcos Jr. Administration. Sa katunayan, ang Department of Education ay ang most trusted government agency batay sa mga huling survey. Napakarami rin anya ng mga nagawang programa ni VP Sara upang mapahusay ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Sa kabila nito, hindi naman daw katakataka ang ginawang pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete ni Marcos. Marami na rin daw kasi sa... Ano masasabi niyo pala doon sa mga dilawantay nagsasabi na tama lang daw na magbitiw si Inday Sara kasi kawatan daw ito. Siyempre, kawatan din daw yung nakaupo. Nag-aagawan daw sila ng nanakawin. Sobrang gago, no? Oh, no? Sobrang gago ng mga nasa ng dilawantai talaga, no? Oh, so sabi, siyempre, kawatan yan. Kawatan din yung isa. Oh, nag-aagawan sila kaya umalis na lang siya. Gago, no? Sobrang gago talaga ng mga dilawan. Putang ina ng mga yan. Dapat talaga sa mga dilawan, malipol na eh, no? Oh, dapat talaga mawala na sa mundong mga hinayupak na yan, no? Yan ang mga pampagulo sa buhay natin, mga Pilipino talaga eh. Sa mga taga-suporta niya, ang nananawagang kumalas na ito sa Marcos admin para maiwasang madamay sa pagbagsak ng popularity at trust rating ni BBM. Dagdag din ni Attorney Panelo, kapansin-pansin na ang pagtitimpi ni VP Sara sa mga pangunahing issue ng bansa. Iginiit naman ni Panelo na malayong malayo ang pagkataon ni VP Sara kung ikukumpara kay dating Vice President. Malayo. Malayo. Unang-una sa lahat. Si Inday Sara, hindi naninira ng pamilya yan. Oh, very important sa kanya yung family na buo. Oo, hindi yan katulad nung iba. Na putya, yung may asawa, sinota pa. Hindi ko sinasabing si ma'am yun ha. Nakwento ko lang na si Inday Sara, napakatilong tao niyan. Hindi yan maninira, hindi yan homewrecker. Hindi katulad ng iba dyan. Hindi ko sinasabi si ma'am yun, ha? Sinasabi ko lang, in general. Oo, malayong malayo. Tsaka isa pa, si Inday may anak na lalaki, na son. At lalaki yun. Ito si madam, meron siyang 3 daughters. At lahat yun, girls. Oh, walang hiya. Oh, ganun talaga ang ano, ganun talaga buhay. Malayong malayo kung Inday Sara dyan dito. Ito.
Mm-hmm. Diyos ko po. O sige, diretso. Presidente Lenny Robredo. She's a principled person. And because she's principled, naroon din po yung tinatawag na moral ethics na, yung delikadesa. Kapagat miyembro siya ng kabinete, ay hindi po maaaring magsalita siya ng... Sandali lang ha, sandali lang. Nauuhaw ako eh. Wait lang ha. Pakinggan nyo lang to ha. Kukuha lang ako ng, ano, ng tubig. Laban ng hayagan at lantaran sapagkat hindi kagaya ni VP Robredo ng mga panahon na she wanted to eat her cake. She wanted to have her cake and eat it too. Eh si VP Indaysara, kakaiba sapagkat ayaw niyang mapulaan na nandiyan ka sa kabinete pagkatapos hinutuligsa mo ang lahat ng mga galaw nito. Hindi po siya ganon. Sa kanyang pagbitiw sa gabinete, malaya na nga raw makapaglalabas ng saloobin ng pangalawang pangulo kasali na ang pagtuligsa sa mga maling ginagawa ng gobyerno. Pati ang kabiyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay publikong nagpahayag din ng kanyang pagkadisgusto sa kanya. Kaya yung pong environment ay naging uncomfortable sa kanya, naging hostile, kaya kinakailangan talagang palayain ang kanyang sarili doon sa kadena na nakatali sa kanya. Kailangan makawala siya sa hawla upang maibigay niya na ng todo kung ano man ang nararamdaman niya, kung ano man ang gusto niyang ipahayag sa sambayanan kaugnay sa maraming bagay dito sa ating bansa. Matatandaan na kamakailan lang ay mariing kinundina ni VP Sara ang di makatao at iligal na paglusob ng mga armadong otoridad sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ sa Davao City noong Hunyo 10. Hindi lang yan, dahil sinaway rin ni VP Sara ang naging kasunduan ng gobyerno at ng National Democratic Front sa Oslo, Norway patungkol sa pagkakaroon ng peace talks. Sabi ni VP Sara, isang agreement with the devil ang naturang kasunduan. Sa kabilang banda, iginiit ni Attorney Panelo na wala nang atrasan pa ang isinumiting irrevocable resignation ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, wala pang direkta at personal na pahayag na inilabas si PBBM sa naging hakbang ng kanyang pangalawang pangulo, bagay na inaabangan ng publiko. Samantala, para sa posibleng pumalit kay VP Sara. Ay, banat bay! Ay, maraming salamat, Merlin S. Ha? Malit ba? Tignan ko lang kung malakihan ko pa. Kasi nga gamit ko ng banat bay yung ano? Yung tawag dyan, yung ano ko, yung... Tinako, malakihan ko pa ba to? O yan, wait lang ha, lalakihan ko pa. Ang laki ko naman masyado, nakikita ko na yung pati kaluluwa ko. Pero sige na. Oh, syempre. Thank you. Ayan, pwede na. Eh kasi yung camera nung cellphone ko, ay nung ano, nitong ano ko gamit ko eh. Nitong laptop ba? Oh, hindi. Pero pwede na, hindi ba? Hindi lang ako masyadong pogi. Edit transform. Ano 'yun? Ano ano edit transform? Hindi ko alam 'yan. Oh, yeah, pwede na. Pwede na 'yan, malaki na 'yan. Oo, I am floating. Of course. Oh, yeah. Ito talaga si Banat Bay. Hindi, meticuloso yan. Ayaw niya ng mga ganyan-ganyan. Gusto niya ni Banat Bay maayos yung ano niya, maayos yung mga live stream natin, ha? Mas maganda ngayon. Ay, talaga ba? Mas maganda yung video ko ngayon? Hayo pa. Ito lang gagamitin ko. Kaya lang, may utang ako sa'yo, Banat Bay. Yung camera mo to, nasira ako eh. Ito problema. Kasi ito, nag-glitch. Pero yung camera ng laptop, hindi. O so, ibig sabihin, nasira ko yung hiniram ko sa'yo. Oh, paano ko babayaran yung wala naman akong pera? Ano yung transform? Ano, hindi ko alam yung transform, ha? Tanggalin ko yung lock. Oo nga, ayan na, nilakihan ko na. Hindi pa ito pwede. Mas malaki pa dapat, mas malaki pa. O ganyan, ganyang kalaki. Ang laki naman yan. O, pag ganito kalaki, pwede na to. Hello? O sige, ganito kalaki, pwede na. No? O yan, ganito kalaki, pwede na to. No? Pwede na to. O yan, kitang-kita nyo na ako siguro. No? Hindi, tama. Pag in-edit ko to, para kita-kita akong ganyan. O sige, sige. Thank you very much, Banat Bay, ha? Malupit ka talaga.
Sabi ni Choke Mentality, bayad ka. Oo, bayad ako. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na problema yun. Oo. Ha? Kung bayad ako, hindi mo na problema yun. Problema ko na yun. O yan na nga, banat ako. Thank you very much, Banat Baya. O anyways, yun ang masasabi ni Sal Panelo dyan sa issue na yan kay Inday Sara. Ayun nga, ay siya ay napakalaking kawalan talaga itong si Inday Sara sa gabinete ni Bongbong Marcos dahil alam naman natin... Alam naman natin, mga bossing, na talagang itong si Inday Sara ay napakagaling. Napakahusay. Siyempre, tatak Duterte ito, di ba? O, so yan ang ano sa kanya. Umaputi pala ang ngipin ni Boss Dada. Siyempre, may ipin bang maitim? Wala namang ipin na maitim. Kayo talaga? Yung balat ko lang maitim. O, pero yung ano ko, hindi. O, ayan na. Oh, okay na yan. Good na. Go, go. Tuloy. Oh, yun ako. Thank you very much, Banat Baya. Isa kang malupit. Oy, eto na. Naku, tingnan natin. Speaking of Pogo. Ay, hindi. Mamaya na yung Pogo. Bayaan natin yung Pogo. Huwag na yan. Dito tayo sa ano, sa may Mutual Defense Treaty. Pero papanoorin muna natin yung ano, ha? Yung panggugulpe ng... Mga ano, nakita ko yan eh. Pagiging mahina, wait lang ha, yung panggugulpi ng ano, ng, ito na lang, oh sige, ito na lang. Senate briefing daw sa pagitan ng, ano, ng gobyerno between yung ating, ano, yung ating mutual defense treaty dahil nakita nyo naman yung nangyari dyan sa South China Sea. Miss Riman 007, you're amazing, thank you. Hindi, ito nangyari, mga bossing, ha? Yung Senate briefing na yan, eh, dahil yan doon sa nangyaring mga yung pambubutas na ganun. Naipaliwanag naman ni Banat Bay. Yung ano, yung barko, tapos armado kayo. So sinugod sila. O sige, layag pa kayo. Atin ito, magagaganun pa kayo dyan sa South China Sea. O para sigurado, away-awayin tayo lalo dyan. O hindi ba? So ngayon, iniisip, hindi ko alam ha. O ito akin lang ha. Ito akin lang. Napanood nyo naman siguro yung sinasabi ni Banat Bay doon. Parang, tila mo yata, itong nangyayaring ito sa South China Sea, itila mo parang ganun din yung ginagawa ng mga kapulisan natin dyan sa Davao City. Tinitingnan nila kung yung mga tiga Davao ay papatol. Tinitingnan nila kung yung mga taga Kingdom of Jesus Christ papatol doon sa pang haharas ng mga pulis. Kasi imagine na, dalawang beses na nag-serve, walang nangyaring gulo. Sa pangatlo, ano ang tawag dyan? Ginuryong sila. Oo. Inano sila, kumbaga parang pinoprovoke-provoke sila. At nangyari na nga yung tulakan-tulakan pero hindi naman lumala kasi hindi naman lumaban yung mga taga Kingdom of Jesus Christ. Nakita natin na mga naka-full battle gear sila. Ngayon, eto tanong. Ikaw bilang isang Navy, gray ship, bakit ka pupunta sa lugar na yan nang armado ka? Nang naka-ano, magdadala ka? Nang ano, magdadala ka ng resupply mission? Sa yung barko natin na bulok-bulok na? Kailan pa kayo nag-resupply mission? Never naman tayo, pagka tayo naman nagpapadala ng resupply mission, either dinadaan natin yan sa mga yung mababagal na bangka na malalaki o kaya, di ba ngayon, nilalaglaglaglag na. Anong naisip natin na gumamit tayo ng gray ship na pumunta tayo dyan na armado tayo? Hindi ba kalinaw-linaw nang usapan nyo dyan na wala na siguro nakita kasi meron nga daw silang x-ray na ganyan. Siguro nung in-x-ray nila nakita nila may mga armas kayo tapos papunta kayo dun sa barko na yun, iniisip siguro nila magsusupply kayo ng baril dun. Oh, so ngayon pumunta dun yung mga Chinese Coast Guard din, pinagbubunggu-bunggu sila, pinagbubutas-butas yung mga rubber boat nila. Kaya sabi ko, ano ba talagang gusto nating mangyari? Gusto ba talaga natin ng gera? Diba? Parang ang ginawa natin, sinadya natin dun, magkaroon ng ganyang komosyon, kasi may naputulan pa ng daliri, kasi
meron nakalagay sa isa sa mutual defense treaty, medyo ginaanan kasi yun eh. Na kapag merong damage to property, merong na disgrasya without using any kinetic using kinetic o ibig sabihin yung paggamit ng armas, pwede nang i-activate yung mutual defense treaty. O pwede nang i-activate yun. So ngayon, dahil sa nangyari na yun, according to some experts, pwede nang i-activate yung mutual defense treaty. Panoorin muna natin tong balita na to, and then panoorin natin yung isang magandang paliwanag ni Edling Gaw patungkol sa mutual defense treaty. Bagong insidente sa Ayungin Shoal. Kasunod ng panibagong insidente sa Ayungin Shoal, humihingi na ng full briefing ang Senado mula sa Department of Foreign Affairs, kabilang na ang mga hakbang na ginagawa ng DFA para panagutin ang China. Ayon kay Senate President Cis Escudero, labis na nakakabahala ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Tingin ni Escudero, dapat higit pa sa diplomatic protest ang gawin ng Pilipinas. Hinuwok din ni Escudero ang armed forces na humanap ng ibang paraan para hatiran ng supply ang mga sundalo. Kasi ang hirap naghahatid ng supply, mga armas. Siyempre, sa mga Chinese, hindi okay yun. Diba? Kasi nga, katulad din natin na may claim din sila doon. Hindi natin sinasabi na tama yung ginawa ng mga China Coast Guard. Kasi kung ako talaga yun, anak ng tinabay, lalaban ako talaga, mantaki mo, ginaganon na kayo. Di pati yung bangka nila, butasin nyo. Pare-parehas naman tayo naka-rubber boat, diba? O yung problema, katulad nitong sinasabi ni Cis Escudero, hindi na pwede dito yung diplomatic protest lang. Anong sabi ng mga mangingisda? Sa maisog, sabi ng mga maiisda sa isog, wala kaming pake sa politika nyo. Wala kaming pake kung sinong may-ari ng putang inang dagat na yan. Ang dami-daming isda dyan, gusto namin hulihin yung isda para meron tayong kainin dito. Dati naman nung panahon ni PRRD, nakakapangisda kami dyan. Ngayon, hindi na. Eh baka naman pwede, wala kaming pake kay China may-ari niyan. Kay Malaysia, kay Indonesia, wala kaming pakialam. Ang importante sa amin, makapangisda kami dyan. Kausapin nyo sila katulad noong nakarang administrasyon. Kasi malaya kaming nakakapangisda dyan. Ngayon, hindi na. So, yun ang gusto nating sabihin na kailangan dyan sa Senado, magsimula na kayong utusan ang pamahalaan na makipag-usap na sa China ng maayos. Hindi naman natin masusolusyonan to ng rambulan kasi hindi naman natin kaya. Ang dami niyan. Sabi ko nga sa inyo, pag natalo natin ang China sa gera, putang dami niyan, hindi natin kayang pakainin niyan. Ilang bilyon ang populasyon niyan. Pag tinalo natin yan, pakakainin natin lahat yung mga Chinese na yan. Pilipinas nga, wala tayong makain eh. Pag tinalo natin yung China, putay na yan. Walang makakain lalo yan. Hindi tayo marunong magluto ng mga Chiang Mai, Chiang Mao, Chiang Pao. So kailangan, oo, kailangan, anuhin natin yan, ayusin natin yan para makapangisda yung mga mangingisda natin dahil yun ang importante. Kaya sabi ko nga sa inyo, kaya tayo ginaganyan ng mga yan kasi puta inaasar nyo. Kesa nag-e-effort tayo na asarin sila, why not? We have, mayroon tayong ambassador ng China to the Philippines, Philippines to the China. Paano ba naman mag-usap tayo? Pumunta kayo doon, Bongbong, pumunta ka kay Xi Jinping. Sabi mo, Xi, ano ba naman ito? Kawawa naman yung mga tao ko. Wala naman kaming kapasidad. Gusto lang namin mangisda. Yun lang naman ang gusto namin gawin. O, di ba? Para matapos ang problema. Kasi problema yan. Kung problemang malaki yan, kapag itong mga natin, itong mga sundalo natin dyan, na-disgrasya, tapos kami mamatay, malunod pa dyan. Putang ina, pag nagkagera, maniwala kayo, 5 minutes, tapos ang Pilipinas. Akala nyo, tutulungan tayo ng Amerika? O mamaya, panoorin nyo dun sa report. Sa Ayungin Shoal. Kasunod nga po ng marahas sa kilos ng China laban sa ating resupply mission, panahon na nga ba para pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika? Para sagutin yan at iba pang issue, makakabarayan po natin ngayon si Maritime Security Expert Ray Powell. Mr. Ray Powell, magaling to. Pakinggan natin sa sabihin niya. Powell, good afternoon and thanks for taking our call.
Good afternoon, Ruth. First, I just want to ask how you view this latest incident in Ayungin Shoal. Well, Ruth, I think it's clearly an escalation, and I honestly believe that we are into the territory where we really should be talking about consultations under Article 3 of the Mutual Defense Treaty. That's what the treaty is for, and Article 3 is for consultations, and I think that the conditions for Article 3 have clearly been met. Mm-hmm. So you're... So pwede na daw. Sabi nito, Mutual Defense Treaty na. Ang tanong, ano ba ang covered ng Mutual Defense Treaty? Ano ang mga covered ng Mutual Defense Treaty natin? With America. Mm. Alam niyo sagot? Mamaya, sige lang. You're saying that there is a process before going into article, you're talking about Article 3, which should be the consultation first before the Article 4, wherein both parties should talk about a common position, but this has to be based on the constitutional process of both countries. So for now, when you say consultation, what does it mean? What is the process? So Article 3 essentially, and I'm talking about a formal entry into those discussions, right? So Secretary Manalo has already been talking to Secretary Blinken. That's great. They should certainly do that. But ano grabe no? Utsa nakakatakot nga naman to. Ang dami mong pinalibutan ka, tapos sa baka mamaya, hindi ka pa marunong lumangoy. Ang ganda ng dagat. O, kita mo, green na green. I think it should be sent as a clear message that, you know, further consultations will be taken under Article 3, in which they talk about the violations to Philippines' territorial sovereignty and its security. Again, I'm not saying na hindi natama yung ginawa ng China. Puta, sabi ko nga sa inyo, kung ako si Iron Man, pinagpapatay ko lahat to. Oo, sinunog ko lahat ang mga hinayupak na ito. Kasi itong ginawa nila dito, ito na yung pinakamalala sa lahat ng naramdaman natin na pang-aabuso at pang-gugulpe dyan sa South China Sea. Pero ito yung ano natin, ito yung angulo natin. Meron ding pinalalabas yung China na video na tayo na naman na nagsimula. Putang ina, hindi natin alam kung sinong magaling gumawa ng istorya. Pero by the looks of this video, it's clear na talagang ginulpi tayo rito. Apakarami nila, tas ilan lang tayo. Pero may baril kayo, di ba? Bakit yung mga nandoon sa barko, nung tinutukan nila yung mga natakot sila? Oo, bakit dito hindi nyo ginamit yung mga baril ninyo nung hinaharas na kayo? Kasi self-defense na yan, di ba? And how does the Mutual Defense Treaty apply? Because I think it clearly applies. These are armed attacks. All you have to do is look at these pictures. These are armed attacks against Philippine public vessels. This is what we've been talking about now for months. I was looking for my notes. Article 4 says each party recognizes that there is an armed attack in the Pacific. When you say you're already saying it's an armed attack. Kasi, tinan mo ha, talo tayo dyan. Bakit? Tayo may baril, sila wala. Pag sinabing there's an armed attack, tangina, talo tayo dun. Tayo may baril, yung mga sumugod, puros kutsilyo lang. Tsaka puros mga itak lang. So pagdating sa advantage, kung sino yung armado yung mga Pinoy. So, kayang palabasin ng China na putangina kaya namin, inano may mga baril eh. Oh, so yun yung ano natin, ha? Yun yung mga nakikita natin problema. Again, ha, hindi natin sinasabing tama yung ginawa ng China rito. Dapat yung mga yan lumubog, nalunod sana ng mga hayop. O kaya lang, kung ang pag-uusapan nga dito is sino yung armado, it clearly, armado sila ng kutsilyo at palakol. Pero tayo, armado tayo ng mga baril. So, ano to, KOJC? Ha? Takot yung baril sa kutsilyo. So tayo ang armado dito. Kumbaga ang mas advantage in terms of pagiging armado, medyo delicate tayo dyan. Attack, but how do you really define it? Well, I mean, so, you know, there's the old saying in the United States by a former Supreme Court justice that he can't define pornography, but he knows it when he sees it. I think, you know, we know an armed attack when we see it. So we see these Chinese Coast Guard members brandishing spears and axes and other, you know, and
clubs and things against directly against Philippine public vessels. These are Philippine. Kaya nga, ba't hindi din natin ginawa? Diba? Sinaksak din sana natin yung mga ano nila, yung mga bangka nila, parang lumubog din. Ginawa nila sa atin eh, tama? Sa susunod, pumunta rin tayo ng ano. Sabi ni Charlie, Boss Dada, di naman sila nagpaputok. Ayun na nga, di sila nagpaputok. Pero armado sila, may mga baril sila. Yung mga Chinese Coast Guard na nagpunta dyan, ang mga dala, mga itak tsaka kutsilyo lang. Parang ang sa ano? Parang ang sa Kingdom of Jesus Christ, di ba? Kinasuhan nila yung may mga kutsilyo. Kasi may mga dalang kutsilyo. So eto, parang ganun din. May baril tong mga to, yung mga sumugod, mga nakakutsilyo, eh kaya lang yun. Mas matapang lang talaga tong mga to kasi pinagbubutas nila. Di ba? Pinagbubutas nila, pinagsisira nila yung bangka. Eh di sana ginawa natin, puta lumundag din tayo doon, sinira din natin yung bangka. Siraan tayo ng bangka. Pero ang tanong dito, dapat na ba tayong makipaggera dahil sa nangyari na to? Sa akin hindi. Puta, hindi naman natin kaya China. Ano ka ba, Boss Dada? Kasama natin na Amerika. Meron nga mutual defense treaty. Puta, yan. Hindi klaro. Mamaya makikita nyo kung ano ibig sabihin. Philippine Navy vessels, this looks like arms and it looks like an attack. Mm-hmm. I put all those things together and say this qualifies. Mm-hmm. But what that will further increase provocation, that will do you think that will even lead to... Oh, isa pa ha. Sino na nakapanood dito noong binalita ko ito, yung si Browner na pakayabang? Hindi ba? Anong sabi ni Browner? Sabi ni Browner, kayong mga mangisda lang kayo dyan, huwag kayong mag-alala, poprotektahan namin kayo. Huwag kayong, di ba? Sino dito nakapanood nun? Taas ang kamay. Huwag kayong mag-alala, mangisda lang kayo, atin yan, poprotektahan namin kayo. Tinanong, anong klaseng proteksyon? Pinag-uusapan pa namin. Pero poprotektahan namin kayo. Mangingisda yun, ha? Ang ina, eto, sundalo. Eto, Navy, ginulpi ng Chinese Coast Guard. Pinrotektahan ba ng mga sundalo natin? Last time, narinig ko yun. Sinabi ni Browner yun. Mangisda lang kayo dyan, atin yan. Poprotektahan namin kayo kahit anong mangyari. Ayan o, yung protection natin. Nagmamakaawa ngayon, parang gulping-gulpi, kawawa naman. Pa-victim na naman tayo. Di ba? Maraming nanonood sa atin dito noong nakaraan, pinakita natin 'yon. Kasi nga, di ba? Bukas manghuhuli na kami, sabi ng China, di ba? Sabi ng China, lahat ng trespassers dito ikukulong namin. So takot na takot yung mga mangingisda, di ba? Nagkaroon pa sila ng dialogo ng mga congressman. Sabi nung isa, hindi kami makapangisda diyan, hindi namin kailangan ng ayuda. Kailangan namin makapangisda, oh, di ba? Ngayon, nung kinaumagahan na magkakaanuhan na arestuhan na anong sabi ni Browner, mangisda lang kayo, atin yan. Atin yan, mangisda kayo, huwag kayong mag-alala, poprotektahan namin kayo. Sabi niya, di ba, ni Browner, ano nangyari? Sabi, anong protection, sir? Pinag-uusapan pa namin kung anong klaseng protection, basta poprotektahan namin kayo. Putang ina, naglayag, hindi mangingisda. Yung Navy mismo na supposedly magpatatanggol or magpoprotect sa mga ingisda, yun ang kinenta, yun ang pinuntirya. Paano nyo ngayon, yung mga mangingisdang Pilipino, paano nyo ngayon mapoprotektahan dyan sa South China Sea kung yung mga sarili nyo hindi nyo kayang protektahan? Tama, di ba? Paano nyo po protektahan yung mga mangingisda kung kayo mismo hindi nyo naprotektahan yung sarili nyo? Kita nyo ginawa sa inyo dahil mga armado kayo. Yan yung sinasabi natin na kung ang gagawin natin dito matigasan, kupalan, mas kupal sa atin yung mga yan. Hindi naman tuli yung mga yan eh. Ibig sabihin mga bossing, olats tayo dyan. Yung mga mangingisda natin, kawawa na naman. Anong proteksyon ngayon ang kaya nating ibigay? Kung mismong yung magpoprotekta sa mga mangingisda, iyak.
Pakinggan natin mga bossing yung balitang gusto kong iparinig talaga sa inyo.